Pakinggan nyo itong asawa ni Degamo. First time kong narinig yun, takot din pala siya sa security. Siya ang nananakot, ma'am. Natatakot din pala ang nananakot. Hindi yan totoo. Ano lang yan, siguro palabas lang niya yan na kunwari natatakot sila. When they enter our house and did that to the governor, was that a sign of fear? Meron ho na kayong proof na sila ho yun? Hindi naman ang ano ha. Meron ho, sinabi na ho ba ng korte na sila ho yung pumasok doon? Parang hindi naman. Parang wala pa naman. So, nag-i-speculate kayo. Ay. Pero ito ah, napansin ko lang ah. Hindi ko nga alam kung si Daryl Yap ang director dito eh. Pero magaling. Bakit? Kailangan nasa likod yung tinan nyo yung nasa likod para mas yung dramatic ano, kailangan mas ano eh, mas kailangan, alam mo naman Pilipino eh. Liza Serbanat, parang delikado talaga yung discussion mo ngayon, ingat lang po. Oo nga, ganun talaga buhay, we have to stand on the truth, wala tayong magagawa eh. I understand, pero we have to stand on the truth. Alam mo, sabi ko sa inyo, I can see when there is PR. People won't see it. But since I'm in the entertainment scene ever since, bata pa lang ako, teenager pa lang ako, I know when I see one. Diba? So kailangan, ganyan ang settings. That's not a sign of fear. That's a sign na kaya ko kayo, kahit gobyerno pa kayo, kaya ko kayo. That is what he is telling the people. At ang kaya niyang sabihin lang sa mga tao, ay kaya ba namin yung gobyerno niyo? Ay, kayo pa nga. Kayo pa kaya? Hindi. No? That's drama. Pag sinabi niya natatakot siya, hindi siya. Drama daw kung sinasabi niya natatakot siya. Okay. Sige. What I think of drama, for me, wala naman po ako sinasabing masama. Para lang sa akin, ang drama ay yung magpapa-interview ako at nang nasa likod ko, ganun. Yun ang drama. Hindi, kanya-kanya tayong opinion. Eh, yun ang sa tingin kong drama eh. Diba? We can, pwede naman tayo, if we have respect, diba, dun tayo sa tabi. Hindi, akin lang ha. Pasensya na po, pero ako mismo nasasaktan sa ganitong senaryo. Huwag naman po natin, I don't like this. Honestly, I don't like it. Ako yung na-o-offend eh. I don't like yung ginagamit yung ganyan. Eh, I don't know kung kasalanan to nung media. I'm not saying kasalanan ni Madam ha. Pero sana media medyo, hindi ko nga alam kung sino merong idea nito na interview natin tapos ang background ganun. Ano yun? Diba? Anong klaseng ano yan? Hindi maganda. Ang pangit. Yung biglang jump, hindi ka pwedeng pumasok sa isang maliit na corner o kaya kwarto that doon interviewin? Bakit kailangan talaga nasa likod yun? May tawag dyan. Yung ginagamit ang ano para sa ano, may tawag dyan, nakalimutan ko na. Kayo na lang mag-type dyan kung anong tawag doon. Kasi nakita ko na yan noon eh. Nung panahon ni Jess. Jessie ba yun? Takot. Naghihintay pa siya na makabayad, makasuhol kung sinong kayang suhulan. Yeah, that's how I understand it. Why are you... Bakit ka nagpapalawit ng... Tsaka, sana po talaga yung sa national government, i-ano natin, i-freeze natin yung kanyang account, yung kanilang properties, because that can still be translated to liquid. It's not the national government who can do that. It's the court. And matinding labanan yun sa korte para i-freeze ang account mo. Kailangan, alam ko, kailangan mapatunayan na yung yaman niya ay galing sa illegal or
ipag-utos ng alam ko ah ng itong anti-terrorist council. Yun ang pwedeng i-freeze yung pera niya. But not the national government. Madam, para niyo namang sinasabing national government is the one na anong tawag dito? Kumukumpas dito. Parang ganun eh, 'di ba? Parang sinasabi niya kayo national government, hindi ho. Remember, we have marami na namang magagalit na taga Negros ito. Pero napaka-obvious eh. Sasabihan mo yung national government. No, madam. For your information, even if you ask lawyers, okay? The national government is just dependent on the court. Kung ano, kaya nga ho tayo may tinatawag niya judiciary na branch, sila yung nag-uutos, sila yung nagbibigay ng ano. Then the executive, through PNP, AFP, they would execute yung laws na yon o kung ano man ang ipag-utos ng korte. Okay? And sabi nga ng korte, eto hindi ho sa akin ang galing, korte ho, ito ha, magalit ho kayo sa korte, wag sa akin. Ha? O batas natin. Ang taong hindi pa ho convicted ay atin po itong tinitingnan na ano? Innocent. So you have to prove nandun sa side nyo, madam, na ma-approve ninyo na guilty po itong sila Tevez. Ah, beyond reasonable doubt. That's the only time the court will order yung mga necessary. It's not the national government. Madam, para nyo nang sinasabi na ang panggigipit kay Tevez is national government. Ano yung nadulas? Hindi, ako nagtatanong lang kung nadulas ba siya na meron silang usapan ng national government na gano'n ang gagawin dun sa tao. Sabi ni Sherwin, innocent unless proven guilty. Tinagalog ko lang, bakit ba? Money. Pag may money, yung kanilang sugal, NTC. No, please. Yung kanyang online sabong sa NTC, pwede nyo naman... Yan, agree ako dyan. Yan, agree ako kay madam. NTC, online sabong, pigilan nyo na. Lahat! Okay? Hindi lang ako kay Tevez, lahat! Bakit selective tayo sa batas? Kasi ho, bawal ho yun. Ayaw ng presidente. Hindi ko nga maintindihan. Ayaw ng presidente pero nag-exist. Anong klase yun? Lahat po ah, ulitin ko, lahat. Hindi lang dapat iisa. Pag iisa, abay, may ano yun, may gustong itira. Talaga yung ihinto kung gusto niyo eh. Kaya nananawagan lang talaga kami sa inyo na help restore peace in Negros Oriental. We need that badly. Hay nako, si madam mo, oh. Dapat ho eh, pagka ganyan eh, hinahayaan nyo na lamang po yung abogado ninyo nagsasalita. Kasi na, baka napapaghalataan ho tayo. Baka napapaghalataan po tayo na, ano, na nag-uusap kayo ng national government. Hindi ho kasi ganun eh. That's not how due process eh. And due process, you will complain. Then the executive branch, the DOJ would evaluate your complaint, ipapatawag ngayon o ihinga, isusubpina ang Tevez para ibigay. Actually, ang weird nga eh. Alam mo, medyo nawi-weirdan ako eh. Sabi nga nila, parang kay Bantagyan na hindi, para sa akin hindi na, naiba na. Naiba na. Alam nyo kung bakit? Yung kay Bantag, ang gumagalaw, DOJ. Pansinin nyo, DOJ ang tarang baga nun talaga. Bumubula bibig ng mga taga-DOJ kay Bantag. Talaga panggigipit. Pero this time, hindi ko maintindihan, bakit parang hindi gumagalaw ang DOJ? Pansinin nyo ha, bakit ang gumagalaw kapulisan? Hindi ho DOJ. Bakit? Tama kaya yung sinasabi ni Tevez nun?
Diba? Hindi, isipin niyo yun, ha? Bakit hindi? Dapat, ang nangyayari na, complain. Tapos, ifa-file. Diba? Ifa-file yung case. Pag-aaralan ng piskal. Ano ba? Ganto-ganto, bla bla bla. Parang walang ganun, eh. Pansinin niyo, parang wala. O, tapos, mag-i-issue ngayon yung piskal. Sasabihin ng piskal, ganito. Ano yan, for filing na ng case yan sa korte. Parang nangyari kay Bantag. Ganon, di ba? Ang bilis talagang lupit. Ba't ganon? Hindi, dumaan. Ganon kabilis. Di ba? Eto hindi. Parang wala. Walang nangyayari. Parang ganon eh. Okay, lahat na ng drama, lahat na ng... We condemn. Okay, condemn is nice. Maganda yon. Kinukondena ng Senado, kinukondena... But more than the condemnation, it's the filing of case against the person. Eh, yung case na sinampaalam nyo ko, no? It has nothing to do with Degamo. Isip kayo, ha? The case na isinasampa ngayon dito kay Esteves, it's not about Degamo. Ano yun? Inuna pa yung case na sa baril. Kasi nga, nagkaroon ng search warrant kuno. Hindi, isip tayo na maigi ha. Tandaan ninyo, yung search warrant, it's not on Degamo's case. It's noong pang kaso. Okay? Nag-search warrant, may nakuha na ng baril, nauna pang isinampa yung kaso ng doon sa baril kesa doon sa mga quote-unquote may witness na nagsabi na si Tevez daw ang nag-utos. Bakit hindi isinasampa doon? Bakit lahat ng isinasampa ngayon, it's all about the 2019 kuno? Kayo mag-isip. Kung nag-iisip kayo, ha, unless sarado na talaga isip nyo, wala na akong magagawa. Lumayas na lang kayo siguro dito. Kasi wala na eh. Sarado na isip nyo, kulto na kayo eh. Pero kung nag-iisip ka, bakit? Oo nga, no? Lahat ng case na sinasamba ngayon, it has nothing to do with Degamo. Akala ko ba we condemn Degamo's killing? Di ba may ganun ba tayo? Lahat tayo may pautot pang we condemn Degamo's killing. It's so, you know, it's so something. It's pumunta pa presidente natin eh. Oh, tapos? What the? Ano nangyari doon sa condemnation na yun? Bakit walang sampahang nagaganap? Oh. Baduy eh. Galit na galit tayo doon sa nangyari na yun eh. Oh, sawatayin ng ganito, sawatayin. Oh, ano na? Tapos, bakit wala? Bakit hindi natin ginagawa? Ba't di tayo gumagalaw doon? Ang galawan lang natin yung doon sa baril. Ano yan? Tapos bilis, pasarado na natin. I-freeze na natin ng lahat ng account niya. Ano kalukuhan yun? Ipa-freeze na yan. National, nananamagan ako kay Abalos. Ah, kay Abalos. Kay DOJ, i-freeze na yung account. Isipin nyo maigi ha, iba yung galaw. Weird eh. Ako naman, honestly, I am for due process. Gawin natin. Kaya sabi ko nga sa inyo eh. Sabi nyo, pagtatanggol ko si Tevez. Paano tatanggol? Ang sinasabi ko nga sa inyo, ayusin nyo na. Gawin nating tama. Bakit hindi natin sampahan? Bakit puro ganun ng... Bakit puro... Halata yung galaw na idinidikdik lang si Tevez. Yung Degamo, parang kinalimutan na yung case na yon. Asa na yung case na yon? Yun ang inaantay ng taong bayan. Eto ha, the goal here is malaman kung sino ang nagpapatay kay Degamo at mag-file ng case para maparusahan yung gumawa nun kay Degamo. That's the objective of DOJ dapat. It's not the objective na ikulong natin si Tevez. Mali objective yun. Kasi ang nangyari,
binanatan ng binanatan si Tevez. Tapos ang ginol ng national government, ikulong si Tevez. Diba dapat ang goal ng national government, hindi yung quote-unquote ikulong lang si Tevez. Dapat ang goal ng government ay malaman kung sino talaga ang pumatay doon sa Degamo. Eh yung mga sinasampa ngayon has nothing to do with the case of Degamo. What the f... Muntik na ako maano doon, mafafak doon ha. Buti na lang di ko natuloy. Diba? O dapat magtanong... Yun na nga, doon nga hindi ko maintindihan eh. Kung sa tingin ninyo, kaya nga sabi ko sa inyo, tapusin na natin ito eh. Alam nyo, simpleng-simple lang yan. Ilabas nyo yung limang pulis na yan, kung sino man na nagtatago dyan. Parang yan din yung ano eh, yung sinasabi ni Bantag na itinago. Diba? Ilabas nyo yung limang pulis na yan. Sino ba kasi may hawak niyang pulis na yan? Isipin mo, simple lang. Asa na yung limang pulis na nag-leave? Akala ko ba nag-leave? Hindi nagtatago ah. Magkaiba yung nagtatago sa nag-leave. Ang dahilan nila bakit walang security at that time, nag-leave lang daw. Meaning, hindi sila wanted, hindi sila nag-awol, leave lang sila. In other words, they're still in PNP. Bakit hindi sabihin ng PNP? Where the hell is that yung limang tao na yan? Ilabas nyo nga yung lima, paharapin natin sa atin. Sino nag-utos sa inyong umalis dun time na yon? Number one. Pangalawa, di ba may video? Ba't hindi ilabas yung video? Eh di tapos na sana usapan. Eh di sana, isang pa na yung, alam mo yun? Mantakin mo ha. Ito, pakinig kayo ng maigi. Common sense. May video. Eh di sana nasampa na yung kaso. At sino nagsabi nung may video? Yung pumatay, di ba? Yung nahuling pumatay. Sinabi niya, may video ko na nakinakausap ko yung mastermind. Tapos eventually dininay na hindi niya naman pala nakausap yung mastermind. So may video ako. Okay, so sinabi niya may video siya. O, eh bakit hindi ilabas yun? At sabihin niya, sumpaan niya sa korte. Ako mismo ang nag-video niyan at ako yung kausap. Totoo yung video na yan. Alam mo, shoot sa banga kung sino yung nasa video na yun. Isipin niyo yun ha. Tapos na yung kaso na yan. Video lang ilabas. At kung sino man yung nandun sa video na yan at inuutusan siyang patay mo si Degamo, patay mo si Degamo. Yun pa lang, ang lakas na nun sa korte. Tapos na usapan na yun. Diba? Wala pa yung isipin niyo yung limang... Yung pangalawang issue ko na yung limang pulis na nagpa-leave that day, sino yung nagpa-leave na yun? Bakit hindi nyo tanungin? Tapos na yung usapan na yan. Wala na! Hindi na tayo kailangan mag-speculate katulad ni Team King Pinoy.